Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat. At nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. So, syempre, it's me, Mike Motto again. So, for today's video, we have another unboxing video again, which is ang i-unbox natin isa sa one of the important things as a vlogger at moto vlogger, which is i-reveal natin mamaya kung anong item to. And more than that, napaka-special ng item na to dahil napakatarap ko ng balak magbumili ng ganitong item para sa ating pag-vlog. So, let's go guys at samahan nyo na ulit ako para sa panibagong vlog at pag-review, unboxing dito sa ating YouTube channel na ito. Alright guys, bago po natin i-reveal yung item na ito na i-unbox natin at magbibigay tayo ng konting review at guide para dito sa bagong item na ipipicture natin dito sa ating YouTube channel, ay nagpapasalamat po ako sa mga tao sumubaybay dito sa YouTube channel na ito. Sana po ay huwag po kayong sasawang sumubaybayan at suportahan ang channel na ito. And kung bago ka lang, napadaan or interesado ka sa mga ganitong content or video, huwag mo kakalimutan i-hit ang subscribe button and notification bell para makaresip ka palagi ng mga latest updates and videos na gagawin natin dito sa content dito sa YouTube channel natin to. And we have also a Facebook fan page where you can also check our latest posts and news and updates para dito sa gagawin nating content dito sa channel nito. So, pagpatuloy natin guys ang pag-reveal dito sa item na to. Alright guys, nandito na nga tayo at i-reveal na nga natin kung ano nga ang item na to. At ito na nga. Alright. So, ano po itong awa kong ito? Ito po yung nabili ko sa store. At ang tawag po dito sa item na to ay Harvest Drive. So, para saan ba itong Harvest Drive? Itong hard disk drive ay napakalaking tulong para sa ating mga vlogger or motovlogger or special like na photography enthusiast at videographer para may pang-backup tayo in case na magkaroon tayo ng problema like out of memory sa ating mga ginagamit na devices na pang-vlog or pang-photography or pang-videography. And more than that, ang hard disk drive na to ay napaganda dahil ang brand niya po ay Seagate. So, ang Seagate po ay isa pong kilalang brand na nagmamanufacture, nagpo-produce po ng mga ganitong device katulad ng hard disk drive, na external, internal drive, at mga other electronics devices. So, ang kagandahan po nitong Seagate hard disk drive ay meron na po siyang one touch with password. So, ano bang ibig sabihin nun? Kapag po siya in-install natin sa ating devices like computer and laptop, meron po siya security feature na makakapag-secured sa atin ng files natin during na ginagamit itong ating hard disk drive. Magseset po siya ng password. So mamaya natin papakita kung anong instruction para ma-set up natin ang password ng hard disk drive na to. And more than that, brand nga ang hard disk drive nito ay Seagate, which is compatible siya sa Microsoft, Mac computers, and nakita ko compatible din siya sa Chromebook. And also, meron din siya mga special feature katulad ng membership program sa Adobe Creative Cloud. So, meron siyang 4-month membership para makapag-register siya sa Adobe. Kasi kalimitan sa gumagamit ng mga Adobe, may bayad kasi yun, 1-year plan dito. May included siya na free membership. So, may use mo yung Adobe Photography dito sa pagka-purchase natin itong hard disk drive na ito. And more than that, may included na rin po siya ang organizer ng mga photos na may value siya na $50 US value na 1 year natin magagamit siya para ma-organize natin yung mga special photographs and videographs na gagawin natin dito sa ating vlog at sa ating pagpo-photography. So, ito na nga guys. I-unbox na nga muna natin and after that unboxing, magbigay tayo ng counting review at guides para dito sa bagong hard disk drive na to, which is Seagate hard disk drive.
guys, ito na nga yung nabili nating hard disk drive, which is nga ang brand ay Seagate hard disk drive, which is ang memory capacity na nabili natin ay 1 TB. So unbox naman natin siya. Ano lang naman siya, meron siya secure na siya dito. Kasi lang natin yung tape. Sa box, ang instructional paper para dito sa hard disk drive na to. Okay. Okay. May enclosure siya na packaging. Kasama na siya ang cord para dito sa hard disk drive na to. So about sa cord, USB cord siya, kaso kakaiba yung kanyang input cord dito. And this. So ano na natin siya. Tayo na natin sa ating laptop kung gumagana ang hard disk drive na to. Alright guys, na-unbox na nga natin tong hard disk drive na to, which is external hard disk drive, which ang brand ay Seagate. So, ngayon, itatry natin, ilagay ito sa, install natin dito sa computer natin, at magbibigay tayo ng konting instructional para dito sa hard disk drive na to, at matesting natin kung gumagana talaga ito sa laptop natin, at yun na nga. So, pagpatuloy natin guys itong pag-review natin dito sa hard disk drive na to. Guys, install ko na nga ito sa ating laptop. Ilagay lang natin ito. Install natin dito. Sa akin nung nagbebenta naman ito, ingatan lang daw itong hard disk drive pagka ano, kasi minsan magmamalfunction itong hard disk drive na ito kapag siya ay nagpatak. So na-install na nga natin itong hard disk drive na ito sa ating computer, sa ating laptop. So magbibigay ako ng screenshot dito sa laptop natin para mapakita sa ako sa inyo guys yung nangyayari dito sa hard disk drive natin nung install natin yun to sa ating laptop. Alright guys, nandito na nga tayo sa interface ng ating laptop dito sa home desktop. So na-install na nga natin tong ating hard disk drive which is ang brand ng Seagate. So ngayon, i-share natin kung paano i-set up tong hard disk drive with one-time password, and more than that, i-testing natin kung gumagana nga ba talaga tong hard disk drive pag-install natin ang mga parts at pag-load natin
ng pads dito sa harvest rod kung nag-pay-play siya or gumagana siya. So start natin. Punta lang tayo ng tapos. And yes. And then, click mo lang ito. Sige. Then click. Alright guys, so ito na nga. Nandito na tayo sa interface nitong laptop natin. Itong makikita nyo guys kapag nag-go kayo dito sa website na to. At makikita nyo, serial number required. So makikita, saan ba makikita yung serial number? So balik lang kayo dito sa link doon sa may files na kanapin natin sa hard drive. Then makikita nyo dito guys, serial na. Copy nyo lang guys. Mag-register na tayo. First and last name, then email address. Guys, mapapapap, then click secure that, then download. Mag-download nyo, toolkit para sa admin hard drive, then click next. Then ito yung ginagamit ko, one year membership pag use ng MyLeo organizer. Mag-install siya. Mag-accept. Continue. Then, mag-download na siya guys. Talong natin. Mag-install na siya guys. Ibig sabihin, itong ina-update natin sa laptop, ito yung parang pinaka-user app. Once natin gagamitin yung hard drive, ito na yung mismo para doon natin ilagay yung naset natin password dito sa hard drive. At doon natin i-organize yung mga gusto nating save dito sa hard drive na to, which is mga mahalagang files like photos, videos, and other files. Makikita nyo guys dito sa bandang kanan ko, ito na yung pinaka-applet ng Seagate hard disk drive. Makikita nyo guys, 931GB, which is almost 1TB, usually sa mga hard disk drive, external hard disk drive, ganyan po talaga. Then, keep your files safe, backup, restore mirror. So, gagawin natin ay magsiset up na tayo ng password. So, ibablock ko po itong password na to for just security purposes. So, SID. So, makikita yung SID. Makikita nyo po yan dito sa binigyan natin na user manual.
included dito sa package ng Hard Disk Drive. So, ito type mo natin. Bablang out ko po ito, guys. Grayed out ko po ito, guys, sa video ito for just security purposes. So magsiset up na tayo na password. Dapat ko lang din po ito for just for security purposes. Para makapag-create tayo ng Seagate account. Cookies. Philippines. English. Order to order. Then click sign up. Ayan na, nakapag-create tayo na. Sige. Ayan, balik lang tayo dito. Thank you.
click mo lang yung link. Kasi yung mail address ang padala ng CV. Thank you. You have successfully created a CV account. Then hit sign. Wait lang natin siya. So yun guys, successfully na natin na nakapag-setup tayo ng one-time password dito sa bagong hard drive na nabili natin, which is Seagate hard disk type of 1TB. So ang sulod natin gagawin ay mag-store na tayo ng patch data. So alam natin dito. So ito na nga guys, nakapag-setup na nga tayo ng password. So itatry natin makakapag transfer ng files going dito sa hard disk drive. So bagong lahat, mag-create tayo ng bagong folder. Right click, then hit my name. Then for editing. Then mag-choose tayo ng files na itatransfer natin dito for editing. Click natin ito, ang pinatubo pictures. Ayan guys, try natin makapag-transfer ng isang file dito. Mag-gan tayo, kumala naman siya. Saka so try naman natin makapag-transfer ng bytes na full high definition yung resolution ng video. So click natin ito. Try natin ito. Full high 4K resolution nga pala yung guys. Meron ba ako dito yung videos na ano? At try natin ito. Magali siya. Ayun. Nakakapi na nga siya. Full high definition yung video niyo. So gumagana siya sa video. 990 na agad. Ano. Then try natin 4K resolution, which is mga drone shot ko. Here yan. Siya. Siya. So yun ha, napakita natin guys yung hard disk drive nito na gumagana naman siya, nakapag-transfer tayo ng files at nakapag-setup tayo ng password para dito sa bagong hard drive. So that means ulit talaga itong binin nating hard drive nito, which is gumagana ito sa ating device na laptop. So magpatuloy natin guys itong pag-aano natin sa hard drive na to. So ang nangyayari ngayon guys, in-install ko yung hard drive at in-install ko ulit. So let's see anong mangyayari ngayon pagka ginawa natin to. So in-open ko yung
install ko ulit yung hard drive, so it looks like ito yung nangyayari ngayon, nakalock na siya. So ngayon, yun nga, humingi siya ng password na sinatap natin kanina. So okay, you started Motoblack. Grayed out natin for just security purposes. Okay. Wala. Do not disconnect the drive. Na-lock natin siya, guys. Mag-pop-up to message siya. Select to choose what type is with the removable device. So, open tayo ng folder. Guys, ayun guys. Na-unlock na natin siya. Diba nakita natin yung mga unlock dito. Ngayon, na-unlock na natin siya. So, proceed ko lang dito. Toolkit. Ayung ating in-open na files. Nandito pa ba siya? Ayun, dito pa rin siya. So, talagang sulit ang pagkabila natin at walang unnecessary thing na nangyari dito sa hard drive na to. Napaka-smooth ng process ng hard drive na to. Talagang wala akong sabi, sobra-sulit. Alright guys, so yun na nga. Matapos natin ma-install yung ano, punta lang tayo dito. Then, lalabas to pag na-hit natin yung Seagate file. So, ito yung mga codes dito sa hard disk drive na to. So, para ma-setup natin yung registration or one-time password, kailangan natin i-copy yung URL or website nitong hard disk drive na to, which is ito. Copy mo lang siya. Then, mag-open ka lang ng web browser. Alright guys, ipakita naman natin sa dito sa video ito kung paano i-set up itong Seagate hard disk drive. Napaka-importante nito sa ating pag-vlog, lalo na sa ating photography at saka sa videography. So, dito na po nagtatapos ang video ito, and I hope so na nagustuhan nyo po ang panibagong vlog at about dito sa pag-review natin product na ito about Seagate hard disk drive. At makita-kita na muli po ulit tayo sa susunod na video or vlog na ating gagawin dito sa YouTube channel na ito at sa content na ito. At muli, ito si Mike Motovlog. See you again guys! Yeah!